Okay, so good morning, IMG. Good afternoon, good evening, San Mampulupalup ng mundo tayo nandoon. Magandang araw po sa ating lahat. So, by the way, ako nga po pala si Miss Judy from Hong Kong. At isang OFW at the same time isang financial educator ng IMG. So, before po nating umpisahan yung ating session today or ating training today, mag-pray po muna tayo. Okay, so pag-pray po natin yung The True Millionaire's Prayer by Brother Bo Sanchez. Okay, today, I ask you to bless me so that I may become a blessing. Lord, I commit myself to enrich others, but because I cannot give what I do not have, I commit myself to become rich. I commit myself to serve you and to serve the poor with my wealth. Today, I open myself to the abundance of your universe. Use me as your channel of love. Give me the ability to create wealth that will bless the world. Increase my financial wisdom and expand my territories. I place my life in your hands. Amen. Okay, so congratulations po kung meron po tayong mga guests. Sa mga guests po, ang inyong dinaluhan ay ang kumpanya po ng IMG or International Marketing Group. So, ang inyo pong napuntahan ay isa pong organization na kung saan nagtuturo po ng financial education or financial literacy. So, ang campaign po ng IMG is 30M by 2030. So, ibig sabihin na naka-attend po kayo dito, isa na po kayo doon sa kasama o doon sa ating campaign na 30M. So, congratulations dahil nandito po kayo. And thank you so much for your time at nandito po kayo. So, IMG is the Global Campaign for Financial Literacy. IMG, where innovation meets inspiration. So, that means dahil nandito kayo sa IMG at lahat po ng inyong matututunan, for sure, kapag in-apply po natin sa ating sarili, yan po ay may pagbabago sa ating buhay kung ito po ay isa puso't i-apply natin sa ating sarili. Ngayon po, kapag na-i-apply na po natin yung ating mga natutunan dito sa IMG, sigurado rin na marami tayong ma-inspire na tao. So, gagayahin nila kung ano yung ginagawa natin. Okay? Okay, a challenging future. Lahat po tayo ay may pangarap sa buhay. Pero bago natin inaabot yung ating mga pangarap sa buhay, marami po tayong mga pinagdadaanan ng mga challenges na pwedeng kaharapin natin. A large number of Filipino will face increasing challenges in four major areas. Ang isa po dyan ay yung uncertain labor market. Automation and powerful software continue to replace more and more workers. Manufacturing jobs are moving overseas to cut costs. So ano pong ibig sabihin nito? Okay. So automation and powerful software. So ibig sabihin, high-tech na tayo ngayon, di po ba? Kayo mismo, napapansin nyo po yan na lahat ay di kuryente na o di machine na ang lahat ng gumagana sa atin. Ang ibig pong sabihin niyan ay isang araw pwede tayong palitan ng isang automation or automatic na isang machine, di ba? So ang isang example kong ibibigay sa inyo ay yung mga teller sa bangko. Kung dati-rate, kung napansin nyo dati-rate, di ba? Tayo bilang depositor, pag nagde-deposit tayo, nakapila pa tayo sa bangko. O pag nagwi-withdraw tayo, nakapila pa rin tayo sa bangko, di po ba? Pero sa ngayon, hindi na natin kailangang pumila dahil naglipa na ang mga ATM machines sa labas ng bangko. At kung saan man tayo nandoon, pwede natin gawin yung mga transaksyon na pwede natin gawin doon sa loob ng bangko. Nakatulad po ng pag-withdraw or pagde-deposit ng pera sa bangko o anumang transaksyon na pwede natin gawin doon sa ATM machine, di po ba? So, hindi na natin kailangan na pumunta pa sa bangko. So, ibig sabihin nun, yung ibang teller sa bangko noon ay napalitan na sila ng machines. Kasi po, ang isang computer machine or isang machine, ATM machine, pwedeng palitan ang
ng 10 katao sa isang machine lang po. So kung 10 ang mawawalan ng trabaho o 9 doon ang mawawalan ng trabaho dahil isa lang na operator ng machine ang kailangan, paano na po yung mga taong nawalan ng trabaho? So yan po yung nakakatakot na baka isang araw tayo mismo yung mapalitan ng isang machine, di po ba? At hindi lang po yung mga manufacturing or ang pwedeng palitan ng mga machine o robot. Pati rin po yung mga professionals, di ba? Yung mga engineers, di ba? Yung engineer, yung teller sa bangko, yung mga accountant, pwede nang palitan ng mga machine. So yun po yung nakakatakot na dapat ngayon pa lang pinaghahandaan na po natin ito. So ito po yung pinapakita ng IMG sa atin na isang posibleng mangyari sa atin na kung saan inihahanda na namin kayo just in case na dumating yung panahon na yun ay nakapaghanda na po tayo. And number two is low savings and high debt have major impact on retirement. Many people have may have to work beyond 65 years of age to survive. So nakakalungkot isipin na marami pa pong mga matatanda na pero nagtatrabaho pa rin, di po ba? Dito lang sa Hong Kong, beyond 61 years old, nagtatrabaho pa rin. Na supposed to be, nagpapahinga na dahil retirement age niya na yun. Pero wala siyang choice eh, di ba? Dahil wala siyang inipon, wala siyang ipon during the early age. So dapat tayo mismo yung gagawa ng paraan na dapat ngayon pa lang ay pinaghahandaan natin. Kasi ang pinakamasaklap sa lahat, wala ka ng savings, malaki pa yung utang mo. Di po ba? Kaya dapat, yun po yung dapat nating ma-realize na dapat ngayon pa lang para pagdating ng panahon na tayo ay tumanda, hindi tayo magiging kawawa. Okay, number three, the high cost of education as well as lack of preparation for college planning will hurt the younger generation. So, tumataas yung tuition fees ng ating mga anak, pero ang tuition fees ng ating mga anak tumataas. Tama po ba? Kaya dapat, ngayon pa lang, pinagpipreparean na po natin ito dahil mahirap pong kalabanin yung 6.96% yearly na pagtaas ng tuition fees. Dapat maging prepared tayo at hindi lang naman yung mga anak natin ang magiging apektado kung darating yung panahon na yon, di po ba? Dapat, para makapag-aral sila, mabigyan natin sila ng magandang edukasyon ngayon pa lang habang maliit yung mga anak natin, pinaghahandaan na po natin sila. May plano, tama? So number four is increasing cost of living. May make many people have difficulty in saving money for their future needs. And when the needs arises, emergency, repair, illness, tuition, etc., their only option is debt. Ito yung nakakalungkot dahil pataas ng presyo ng bilihin, pero ang sweldo ba natin tumataas? Yun yung tanong. So kung hindi tumataas yung sweldo mo at pataas ng pataas yung bilihin, baka darating yung panahon na hindi na natin kayang bilhin yung mga bagay na kailangan natin pagdating ng panahon or 5 years to 10 years after this, di ba? So kaya dapat ngayon pa lang pinaghahandaan na natin siya. Eh paano pa kung meron kayang mga emergency na dumating sa buhay natin katulad ng sakit, di ba? Ang tuition fee ng ating mga anak or mga repair sa bahay kung halimbawa nabagyuhan ka at nasira yung bahay, kung ganun po yung nangyari at wala tayong preparation diyan, baka ang option mo na lang ay utang, di po ba? Kaya dapat ngayon pa lang pinaghahandaan po natin yung mga bagay na ito. Okay? So control your future. Your future is not in the hands of your employer, your union, your government. It is neither in the hands of your bank nor your broker. So ibig sabihin, wala po sa kamay ng ibang tao yung ating future, na sa sarili po nating mga kamay ito. At kahit anong ganda ng pakikitungo mo sa iyong employer, pwede kanyang i-terminate anytime, di ba? Kaya dapat yan po yung pinaghahandaan natin. Okay? Maging ang mga organisasyon na iyong sinalihan, hindi po guaranteed na ito ay sila ay makatulong sa atin pagdating ng panahon na tayo yung mga ilangan. Kung tutulungan siguro nila tayo,
siguro limitado lang yung pwedeng itulong sa atin, di po ba? Maging po ang gobyerno, dahil ang gobyerno, marami pong iniisip yan at hindi tayo kasali sa mga plano ng gobyerno, tama po ba? Kaya dapat ngayon pa lang, tayo mismo yung gagawa ng kaparaanan para tayo ay maging maayos pagdating ng panahon na tayo yung magre-retiro na. Okay? So, paanong paraan ang gagawin natin, di ba? Dapat, gawin natin, you're making money right now. Kung may trabaho ka ngayon, ibig sabihin, kumikita ka ng pera. Tama po. So, dahil kumikita ka ng pera, of course, 100% kumikita ka, dapat alam mo, you have to know how to save as well. Dapat mag-save ka doon sa kinikita mo at least 20% of your income. At yung 20% na sinesave mo na yon, find the right vehicles na pwedeng paglagyan ng pera mo para mag-accumulate siya. Habang nagtatrabaho ka, busy ka sa pagtatrabaho para sa pera, para masuportahan mo yung iyong family, busy na rin yung perang inipon mo na magtrabaho para sa'yo. Kasi darating ang panahon, ikaw ay tatanda, mawawalan ka ng active income. Okay? So dahil yung pera mo na yan ay nag-accumulate na, dapat matuto ka kung paano mo ito protektahan. Okay? So, be your own money manager. Okay, sino bang dapat maging manager ng sarili nating pera? Diba dapat tayo yon? Hindi yung mga family natin sa Pilipinas, lalo na kung ikaw ay isang OFW. So, dapat maintindihan mo sa sarili mo how money works, understand how money works, and make money working for you. Kasi nagpapakod ka sa ngayon, di ba? You are working hard for the money. Kaya dapat yung pera na kinikita mo, alam mo rin kung paano ito magtrabaho para sa'yo. Hindi yung dito kasi yung mga OFW na iba dito, isang beses lang sumusweldo pero ilang beses nagpapadala sa Pilipinas. Dapat disiplinahan natin yung ating mga family dahil alam naman nila kung ilang beses tayo sumasahod. Kung isang beses ka lang sumasahod, dapat isang beses ka lang din magpadala, di po ba? Yun yung ipamulat natin sa kanila. Okay? So, you can build up a strong financial foundation. Sa atin po ba, nanandito, na-visualize nyo po ba kung ano po yung klase ng financial foundation na meron kayo pagdating ng panahon? Okay, so dito sa IMJ, tuturo po natin kung paano nyo ito mabuild ng strong. Okay, yung bibigay namin sa inyo kung paano siya magkaroon ng solid financial foundation. Sa paanong paraan? Dapat you build it from the ground up. Like a building a house, you build it from the ground up. So kung nakikita nyo yung hagdan na yan, so hindi po yan networking. Di ba? Wala kayong taong nakikita dyan. So, ibig sabihin, hindi po yan networking, hagdan po yan. So, ngayon, dapat ito po yung ating paraan kung paano natin itayo yung ating solid financial foundation. Ano po ba yung pinaka-foundation natin? Okay? Ang foundation po natin, yung ating sarili. Kaya dapat mahalin natin ito. Proper protection on life, health, disability. So, dapat yan po yung ating unahin, kasi isang sakit lang po yung dumapo sa atin, posibilidad po na lahat po ng meron tayo ay maubos kung tayo ay nagkasakit. So, sino ang magiging apektado? Hindi lang ikaw, kundi pati mga taong umaasa sa'yo. Di po ba? Kaya importante na yan po yung ating unahin. So, yun po. Proper protection on life. Dapat yung family din natin ay maprotektahan natin. Okay? So, manage debt, reduce liabilities. So, kung na-build mo na yung proper protection mo, dapat isunod mo yung utang mo. Kasi yung utang na yan ay siya yung magbabaon sa'yo sa kahirapan. Di ba? Wala kang peace of mind kapag may utang ka. Dahil baka mamaya, lahat ng kakatok sa bahay mo, ikakatakutan mong buksan dahil akala mo sila ay mga taong naniningil sa'yo. Di ba? So, anong dapat mong gawin? Dapat reduce your liabilities. Okay?
Okay, so yun po. Classify your needs and wants. Dapat alam mo kung ano yung needs mo at yung wants. So yung needs, yun po yung talagang kailangan natin na hindi natin pwedeng i-skip. So yung wants, yun po yung pinakaluho natin. So sa ngayon, kung hindi ka pa naman financially stable, huwag po muna tayong mamuhay ng sobra doon sa kinikita natin. Dapat remain simple lang po yung ating buhay. And have an emergency fund. Dapat magkaroon tayo ng emergency fund dahil importante po yung pagkakaroon ng emergency fund. Katulad po ngayon na pandemic, di ba? Maraming umiiyak sa Pilipinas dahil hindi sila nakapaghanda na kanilang emergency fund. Sino ba ang mag-aakala na umabot sa ganitong katagal yung sitwasyon ng pandemic, di ba? So, kung hindi ka naka-prepare, talagang gutom ang aabutin mo. Pero kung nakapaghanda ka, at least 3 to 6 months of your salary, hindi po magugutom ang ating family. Okay? So, build up savings and investment. So, kung nakita nyo po, hinuhuli po yung savings and investment. Kasi yung it's useless to have a lots of investment and savings in the bank kung hindi mo naprotektahan yung iyong kalusugan. Isang sakit lang po yung pwedeng dumapo sa'yo. Lahat ng iyong ari-arian o lahat ng iyong naipundar ay mauubos yan. Dahil ano ba ang mauuna? Emergent, ang ano ba? Ang hospitalization o ang St. Peter, di ba? Mauuna tayo sa St. Luke bago ang St. Peter. Kaya dapat unahin natin, mahalin yung ating sarili. Yun dapat yung ating i-prepare. Okay? So, kung tama po yung pag-build natin ng solid financial foundation, so, meron kang protection, at the same time, meron kang savings and investment. Pagka nagkasakit ka o anumang calamities na dumarating sa ating buhay, bagyo na dumarating sa ating buhay, nakatayo pa rin yung ating financial house. So, yan po yung tinuturo dito sa IMG. Okay, a new world of possibilities, the era of the informed consumers, from do-it-yourself, home improvement, to self-booking, travel, shopping on eBay and Amazon, and being a member of Costco and SNR, more people are learning how to get better deals and save more money and products and services. So, nandito na po tayo sa era of the informed consumer. So, ibig sabihin, pinapadali na po sa atin ang mga bagay-bagay, di ba? Kung halimbawa, ang example nito ay gusto mo mag-travel sa ibang bansa, hindi mo na kailangan pumunta pa sa mga traveling agency, di ba? Pwedeng ikaw na mismo dahil pwede mo siyang gawin through online, di ba? So, pwede ka na mag-travel kinabukasan kung gugustuhin mo. So, the same as IMG. IMG is the new concept in the financial industry that assists people who wants to help themselves in building their financial foundation. And thousands of people from all walks of life across the globe have benefited from International Marketing Group or IMG's platform. So, ano-ano ba yung ino-offer ni IMG sa atin? Ang ino-offer po sa atin is peace of mind. Okay? Peace of mind. At the same time, isang plataforma na kung saan makakatulong sa atin, buhay pang-pinansyal. Okay? So, ano yun? So, get educated on aspect of personal finance. So, ibig sabihin, tutulungan niya tayo kung paano natin i-manage ng tama yung hard-earned money natin tungkol sa ating mga finances. Okay? So, have access to hundreds of financial products and services. So, ibig sabihin, magkakaroon tayo ng direct access sa mga product provider na sa financial industries na kailangan natin sa buhay. So, receive training and support to manage their money. Save money on various products and services. So, ibig sabihin, anuman ang kailangan natin in the financial industry na kakailanganin natin sa buhay, makakatipid tayo. At yung matitipid natin yun ay pwede nating i-invest na pera magtrabaho para sa atin. Diba? Napakaganda pag ganon. So, at isang nagustuhan ko dito sa IMG, earn commission by sharing their know-how with customer in this fast-growing industry. So, ibig sabihin, kung natututo ka ngayon,
Ibig sabihin, kung natuto ka, syempre, excited ka rin i-share ito sa iba, di ba? Sa kamag-anak mo, sa kaibigan mo, sa kaibigan ng kaibigan mo. Kung ito po ay nagustuhan din nila at sinusunod nila kung ano yung ginagawa mo. So, kayo po ay magkakaroon ng referral income, di ba? So, napakaganda. Natututo ka na. Sa pag-aaral mo, natututo ka. At the same time, kumikita ka. You can learn and earn in the financial industry. Okay, do you know how money works? The X-curve concept. So, the law of the, meron tayong dalawang linya sa buhay. Okay? So, kung nakikita nyo, may dalawang linya dyan. Isang linyang pababa at isang linyang pataas. So, yung isang linyang pababa, yun po yung nagre-represent ng ating mga responsibilities sa buhay. So, kung sa ngayon, full of responsibility ka, ikaw ay nandyan ka pa lang sa linyang pababa. So, ano ang goal mo? Ang goal natin lahat, dahil nagtatrabaho pa tayo, ang goal natin ay mapababa natin yung ating mga responsibilities. Di ba po ba? Dapat mapababa yan kasi darating ang panahon, tatanda tayo at mawawalan tayo ng active income. Di po ba? And then, dapat yung ating law of building wealth or savings, dapat pinapataas din natin yan unti-unti. Habang tayo ay nagpapababa ng ating responsibility, dapat responsibilidad din natin unti-unti mag-ipon, di ba? Napataasin yung ating building of wealth dahil darating ulit ang panahon na tayo ay tatanda at mawawalan ng trabaho. Tandaan po natin na meron po tayong God's timeline na tinatawag. So, that is the younger you and the older you. Yung younger you, that is ngayon. Yung ngayon na nagtatrabaho ka pa, bata ka pa, wala ka pang sakit, di ba? So, yan yung ngayon. So, who will take care of your family? Dahil bata ka, ikaw yung nagtitaking care dahil ikaw yung parang breadwinner ng family. So, you are taking care of your family. But pagdating ng panahon na tumanda ka, who will take care of you? Di ba? So, nobody, ikaw lang yung magtitaking care sa sarili mo. Why? Because your children, pupunta rin, magpapamilya din sila pagdating ng panahon. Mag-aasawa sila, magkakaanak sila, and you are not the priority. Siyempre, magkakaroon sila ng priority nila yung kanilang sariling family. Ang mahirap doon, kung meron kang manugang na sobrang bait, eh yun ang mahirap. Sa sobrang bait niya, ayaw kanyang patirahin sa bahay nila. So, kung wala kang naipon ngayon, paano na ang buhay mo, di ba? So, yun po dapat ang pinag-iisipan natin ngayon habang tayo ay may active income pa. So, mayroon po tayong dalawang tanong sa ating mga sarili. Okay? So, hindi po tayo makakaligtas dito. Sabi nga, una-unahan lang, di ba? So, sa ngayon, generally, less secure tayo kasi wala pa tayong ipon. Kung wala pa tayong ipon, at the same time, we are full of responsibility. So, kung sa ngayon, bigla kang yung isang tanong dumating sa'yo na, how if we die too soon? Diba? Who will take care of your family kung marami ka pang responsibilidad ngayon? Wala kang na-prepare. Sino magte-taking care sa ating pamilya? So, kaya dapat ngayon pa lang mag-decide po tayo or kumuha tayo ng isang seguridad para sa ating family kung mahal natin sila. At ano yun? Yung life insurance na tinatawag. Life insurance is the income replacement kapag tayo ay kinuha na ni Lord ng maaga. Okay? Yun po yung role ng insurance sa atin na marami pong hindi nakakaintindi. Okay? So, dapat yun po yung unang-una nating kunin dahil yan po habang tayo ay malakas, bata, walang sakit. Habang ang kinuha natin na insurance, nagyan lang din yan, nagpapahinga sa kanyang box. Pag ikaw ang nawala, kinuha na ni Lord, siya yung lalabas sa box, ikaw yung papasok sa box, magpapalit kayo at siya yung magpo-continue sa lahat ng responsibility na iniwan mo sa family mo. So, ibig sabihin, hindi magugutom ang iyong family. At ang isang tanong, paano naman kung ikaw ay tumanda ng o nag-live too long? Tumanda ka, inabot ka ng 80 to 90 years old, masaya ka ba? So ang tanong, yan ang tanong. So
Ang sagot dyan, depende yun sa desisyon na ginagawa mo ngayon. Di ba? Yun yung sagot. So, kung meron kang inuumpisahan ngayon, for sure, hindi ka magiging kawawa pagtanda mo. Pero, kung wala kang uumpisahan ngayon, hanggang sa pagtanda mo, darating ang araw, pagpasapasahan ka. Dahil ang realidad sa Pilipinas, kapag wala kang pera, hindi ka kilala. Di ba? Ang masaklap nun, baka kakompetensya mo pa yung iyong apo sa pagbili ng mga diapers at gatas nila. So, gusto nyo ba yon? Siyempre, hindi. Di ba? So, yun dapat yung mga bagay na iniisip natin. Okay? So, the rule of 10-20 rule. So, you may need at least 10 times of your income to properly protect your family. Dapat, para maging maayos ang buhay ng pamilya mo, at least 10 times, 10 taon ng iyong income, dapat nakaprepare yan para bigla kang mawala, mabubuhay pa rin continuously yung iyong mga mahal sa buhay. Okay? So, you may need at least 20 times of your income to have enough retirement. Kapag ikaw naman ang nag-retire, dapat 20 times, 20 years ng iyong kinikita. Dapat yun yung ma-prepare mo. Kasi darating yung panahon na yun, wala ka ng trabaho, wala ka ng active income. At kapag yan ang na-prepare mo, so you're living on interest. Kasi nga, siya yung magsusustain sa lahat ng pangangailangan mo. At kung ano yung lifestyle na meron ka ngayon, yun pa rin yung lifestyle na tatamasain mo pagdating ng panahon na pagre-retiro mo. Okay? Possible ba yon? Yes, possible if you apply yung tinuturo ni IMG. What do the wealthy know that normal people don't? So ano ba yung mga ginagawa ng mga mayayaman na hindi natin ginagawa? Okay? So the magic of compound interest. So yung rule of 72 na ang naka-discover nito ay si Albert Einstein na yung ating great mathematician. So dito sa rule of money or rule of 72, i-divide mo doon sa interest rate na ibibigay sa'yo kung saan tayo nag-invest at doon natin makukuha kung ilang taon bago dumoble yung kita ng ating pera. So meron tayong example dito. So 72 divided by 4 is equals to 18. So at the age of 29, meron siyang 100,000. So dahil every 18 years, dodoble yung kita ng kanyang pera, 29 plus 18 years is 47. At the age of 47, 200,000 yung naging pera niya. So plus 18 years, at the age of 65, which is retirement period, naging 400,000 yung kanyang pera. So, dito naman tayo sa kabila. So, yung isa naman may nakita siyang 12% interest rate. 72 divided by 12 is equals to 6. So, the same age, 100,000 at the age of 29. So, dahil every 6 years, age 35, 200,000, age 41, 400,000, age 47, 800,000, age 53, 1.6, age 59, 3.2, and age 65, 6.4. So, ito po yung ginagawa ng mga mayayaman na hindi natin alam. Ang mga mayayaman, dinediretso nila yung kanilang pera dito sa mas mataas na interest rate. So, dahil sila ay marunong, dahil sila ay nag-aaral, pinag-aaralan nila. So, tayo bilang hindi natututo, hindi pa financially educated, so saan tayo lumalapit? Diba? Kadalasan sa bangko. Sa bangko tayo lumalapit kasi hindi natin alam. So, for example, ako, lumapit ako sa bank manager, ilalagay ko yung 100,000 na pera ko. Ngayon ang bangko, kukontratahin niya ako, bibigyan akong 400,000 hanggang sa edad ko ng 60. Diba? Kasi for retirement yung aking plano. So, ngayon, babalikan ko ng age 60. So, meron akong 400,000. Ang hindi natin alam, nakapaglagay mo na kapag araw na 'yon na paglalagay mo ng 100,000 pagtalikod mo sa bangko, inilagay niya na doon sa 12% yung iyong pera. Kaya ang kinita niya sa pera mo is 6 million ang binigay sa iyo, 400,000. So kung ngayon alam niyo na kung saan niyo dapat ilalagay yung pera niyo, dapat doon kayo sa mas mataas. Kung ang inyong preparation is for
retirement. Kasi kung short term lang naman ang preparation nyo, like for example, emergency fund, dapat wag dito sa long term. Kasi ang investment is for long term. Para yan sa preparation ng iyong retirement. Pero sa inyong emergency fund, dapat sa bangko nyo lang nilalagay kasi anytime pwede siyang i-withdraw. Okay? I hope na maliwanag. Okay, the abundance of formula. Dapat ito yung susundin nating formula. Kasi sa pag-iipon, meron tayong formula na tinatawag. Which is, ito yung tinuturo ng IMG. Okay, so income natin 100%, di ba? Lahat naman na binibigay ni Amo sa atin yung ating income. So kung naniniwala ka na ang blessing ay galing kay Lord, you have to give back the 10% tithes kay Lord, di ba? And then, savings na 20%. Dapat i-less mo rin yung 20% na savings mo. Unahin mo yung savings. And yung 70% na natitira sa iyong 100% income, so yun lang yung lifestyle na gagamitin mo. Maubos mo man yan, at least nauna yung savings. So yun po yung tamang formula ng pag-iipon. 70% lang po yung ating malaking porsyento na yan kung sa ating mga expenses. Kaya lang dapat huwag lalagpas yung expenses mo doon sa sahod mo para may maipon ka pa rin. Okay, so do you know about savings and investment? Do you know about how mutual fund works? So yun po yung nagbibigay ng interest, yung mutual fund. So narinig nyo na po ba yung about sa mutual fund? So ang mutual fund po, that is a pooled money. Okay? So meron po tayong separate mga separate discussion about mutual fund. I hope na maka-attend kayo doon. Okay? So do you realize that the interest in savings account is currently too low to offset inflation and taxes that you are most likely losing money every day? So tayo, dahil ang alam lang natin, bangko yung ating paglalagyan ng ating pera. So napansin ba natin na mas lumiliit yung ating pera kasi binabawasan na tayo automatically sa mga taxes natin, di ba? So yun yung dahilan bakit tayo ay parang halos araw-araw ay naglulus tayo ng money. At the same time, meron tayong tinatawag na inflation. Pag tumataas ang bilihin at kulang naman yung ating mga savings, yung savings natin di naman kumikita, lalo tayong natatalo. People will face the problem of living a long life without adequate income. So tayo, gustong-gusto nating mabuhay ng mahaba, pero ang problema, wala naman tayong sapat na savings para mabuhay ng mahaba. Kaya ang impact sa atin, yung pagre-retire natin ay kawawang-kawawa, di po ba? With understanding and proper preparation, you can build up your future retirement. Kaya dapat tayo mismo, maintindihan natin kung paano ba talaga maintindihan yung tamang preparation para magkaroon tayo ng future retirement. Okay, so do you know about life insurance? Do you know the difference between term life, full life, universal life, variable life, index life? So, lahat ng mga insurances, napakarami sa atin yung hindi talaga naiintindihan kung ano ba talaga ang mga insurance. So marami pong klase ng insurance na hindi natin naiintindihan kasi alam lang natin insurance, pag narinig natin yung insurance, allergy na tayo kasi nga hindi talaga natin naiintindihan kung ano ba talaga yung insurance, di ba? So dapat tandaan po natin na marami pong klase ng insurance. At yun po, dito sa IMG, very transparent po kami na pinapaliwanag ang bawat insurance, how it works sa atin. At binibigay po namin ang correct information at proper na recommendation para sa inyo para alinman ang insurance na ito ay mapakinabangan mo ngayon, bukas, at kapag ikaw ay tumanda. Okay? So, how group insurance in your workplace work. So, ang insurance po, baka mamaya yung insurance na kinuha mo sa iyong company ay hindi mo rin alam kung how it works sa iyo. So, baka mamaya yung iyong spouse ay
ang lakas ng iyak kasi kulang pala yung insurance na iyong naiwan at pambayad lang sa utang, di ba? Kulang pa. So iniwanan mo pa siya ng deficit, di ba? So dapat inaalam po natin yan. Karapatan po natin alamin ang bawat produkto na meron tayo. Sa the DIME method to calculate your insurance protection need. Are you properly insured or underinsured? So dito sa IMG, tinuturuan din po natin ang bawat isa para malaman nila kung paano nila i-calculate yung kanilang mga, yung kanilang DIME. Ano ba yung DIME? DIME is debt, utang yan. So income, mortgage, and education. So dapat alam natin itong i-compute para alam din natin kung magkano ba talaga yung kailangan nating insurance protection. Okay, so are you properly insured or underinsured? Ang isang nakakatawa sa Pilipinas, lahat ng ari-arian nila naka-insured. Pero ang taong nakatira doon sa bahay o ang nakasakay sa sasakyan ay hindi naman insured. Diba? So nakakalungkot, 'di ba? So pag yung bahay nasunog, napalitan, yung tao namatay, wala nang kapalit, 'di ba? So paano na 'yon? So gutom ang pamilya kapag ganoon ang nangyari. So dapat aware tayo. Are you insurable or uninsurable? So ibig sabihin, kung fit ka ngayon, wala kang sakit, bata ka, kumikita ka, that you are insurable. Pero kung may sakit ka na, kahit anong dami ng pera mo, hindi ka na pwedeng pagbentahan pa ng isang insurance. Okay? Si Jackie Chan nga, ang dami niyang pera. Lahat ng insurance company, tinatanggihan siya. Kasi talon siya ng talon dahil sa nature of work niya. Diba? Talon siya ng talon. E malulugi ang kumpanya kapag ka siya pinagbentahan ng insurance. So dapat alam natin itong mga bagay na ito. 1 in 2 men and 1 in 3 women will have the risk of developing cancer during their lifetime. Also, 80 million Americans have one or more types of heart disease. It's even worse in the Philippines, di ba? Dahil sa lifestyle natin sa Pilipinas, ay marami po ang namamatay sa heart disease, na na heat stroke, na aatake, di ba? Dahil sa high blood, mga bata pa. So, dapat aware po tayo. Okay, so tax advantages of cash value in life insurance such as tax deferred, growth tax, free withdrawals, and tax-free debt benefits. So, lahat nagtatax sa atin. Iinom ka ng tubig, nagtatax yan, di ba? Bibili ka ng kung ano-ano, nagtatax ka pa rin, di ba? Taxable lahat. So, at ang masaklap, patay ka na, hinahabol ka pa rin ng tax, di ba? So, di ba nagta-tax yung ating yung lot na pinaglalagyan sa atin kapag tayo ay namatay. So, yun yung mahirap, masaklap. Okay, so are you the type of person who buys insurance but put the policy in the cabinet and never looks at it? So, dapat tayong lahat ay aware tayo, no, sa lahat ng binibili natin bago natin ilagay ito sa cabinet. Dapat basahin natin para aware tayo kung sakaling tayo ay mawala, meron namang i-claim. Hindi yung umaasa ka na may i-claim ka, wala naman pala dahil hindi mo binasa yung policy. Okay? So you can learn and to how to properly protect your family. Okay? So, do you know about long-term care? How if you live too long, do you know the lifetime income option of long-term care can provide you with income as long as you live. So ito yung napakagandang recommendation ng IMG sa atin na pwede nating kunin kasi 3-in-1 siya. Okay? So kung tayo ay nag-live too long, magagamit pa rin natin siya, unlike yung traditional na healthcare hanggang 60 lang siya at hindi rin guaranteed yung renewal niya, di ba? So, ito yung napakagandang recommendation ng IMG. Long-term care to provide you healthcare when you retire or when you stop working. Someone to take care of you when you get old. So, ibig sabihin, halimbawa, yung long-term care na ito ay hindi mo siya nagamit sa pagkakasakit. Ayan po ay magagamit mo pag ikaw ay nag-live too long dahil siya yung magsusustain sa lahat ng pangangailangan mo pagdating ng pagre-retiro mo dahil po nakapasok siya sa investment
nag-a-accumulate po yung inyong inipon na pera doon. So, how comfortable is your healthcare situation after age 60 depends on the decision you make today. Depende sa decision na ginawa nyo ngayon, hindi bukas, dapat ngayon. Kasi hindi natin alam kung ano mangyayari mamaya o bukas, di ba? Kaya dapat kung magde-decision ka rin lang naman, ngayon na, wag bukas. Okay? So, do you expect the government or your children to take care of you when you live too long? Okay? So, sabi ko nga kanina, hindi natin pwedeng asahan ang ating mga children kasi nga sila po ay magpapamilya at meron silang mga ibang priority na katulad ng sarili nilang pamilya pagdating ng panahon. You can prepare for your golden years. Okay, do you know about the high cost of education? Do you know most parents don't prepare their children's college education fund? Many would prefer not to think about it all, hoping that things will somehow work out. So, dapat bilang magulang, ngayon pa lang piniprepare na po natin yung educational fund ng ating mga anak dahil napakahirap kapag hindi natin ito na-prepare. Baka magising tayo, hindi na pala natin napag-aral yung ating mga anak. So, it is important to understand college costs, the admission process, financial aid, and how to navigate the complex college funding. So, dapat naiintindihan natin kung gaano ba kasakit sa bulsa, kabigat sa bulsa ang pag-aaral. Dapat naiintindihan natin yung mga halaga, di ba? Kaya you can understand and participate in college planning program and help to save for your children's college education. At yun po, tinutulungan po tayo ng IMG kung paano po tayo magkaroon nito. So may mga magandang recommendation din po ang IMG sa atin. We can put so much time and money into raising our kids and then become unwilling to look into college planning. So di ba? Wag lang anak ng anak, dapat magplano din tayo para sa kinabukasan at sa edukasyon ng ating mga anak. Kasi responsibilidad natin ito bilang magulang. Take charge of your children's future. Okay, protect your future. Do you know without proper planning, your asset and family may not be protected? Who will care of your underage children? So, dito po yung napakaganda dito sa IMG dahil po tinuturuan din po tayo kung paano natin protektahan yung ating mga ari-arian. Nakatulad na lang po kung meron kang underage na anak, yung maliliit pa na anak. So, kapag naprotektahan mo ang iyong mga asset o ari-arian, so, preparado ka para doon sa mga anak mo. Dapat doon sa taong karapat-dapat na maging legal guardians ng anak mo. So, di ba? Mismong ikaw, alam mo. So, hindi ka mangangamba na hindi mapupunta sa baliwala yung iyong mga inheritance. So, how will you keep an 18-year-old from spending his or her inheritance kung may anak kang 18 years old? So, dapat alam din niya kung paano din niya yun gamitin. Kasi kung basta mo lang yan iniwan, lalo't 18 years old, baka malustay lang yan ng walang kabuluhan. Kaya dapat, yan po yung mga bagay na binibigyan natin ng mga protection. So, who gets your home kung may bahay ka? Who inherits all of your bank accounts kung may bank account ka, di ba? Kasi kahit na malaki ka, marami kang pera sa banko, tapos hindi mo yan naprotektahan, wala kang nagawang document para dyan. So, hindi yan makukuha ng iyong mga mahal sa buhay. Mafufreeze yan. At sinong makikinabang yung estate. So, dapat aware tayo. Okay? Can you avoid family argument over your belongings and keepsake? So, marami sa atin sa Pilipinas yung nag-aaway-aaway, dumarating pa rin sa puntong nagpapatayan dahil lang sa maliit na ari-arian. So, para maiwasan yun, ngayon pa lang ginagawa na natin ng protection, di ba, ng kasulatan. So, who will operate and own your business? Who decide your healthcare or end-of-life decision? Do you have a will? So, dapat ngayon pa lang, ginagawa na natin ng will. Hindi yung kung kailan ka nang naghihingalo, tsaka ka lang magde-decide kung magde-decide gumawa ng will. Kasi baka mamaya yung pirma mo, naputol, wala na. Hindi na yun kapakipakinabang, di ba?
Kaya dapat ngayon pa lang, it's good to have your wishes documented so they can be carried out. Okay, be part of the new industry to help families. So the global campaign for financial literacy. So yun nga sabi ko kanina, kasama na po kayo doon sa 30M by 2030 dahil yan po yung ating global campaign. So meron po tayong libro na kung saan dito po namin kinukuha, dito po nakabase yung aming tinuturo sa inyo. So ito po yung pinaka-guide natin, The Secret to Savings and Building Your Future. So itong libro po na ito ay napaka-powerful. So, dapat mabasa nyo rin po ito. So, IMG, Financial Foundation Education Program. So, ito po, kung halimbawa nag-join na kayo sa IMG or na-activate na yung inyong membership, so, pupunta naman po tayo doon sa parang masterclass. So doon matututunan natin po lahat-lahat kung paano po natin ma-upgrade yung ating mga financial securities. Okay? So lahat tututunan po natin doon sa stocks, sa stock market, yan, sa paano mag-increase yung iyong cash flow, yung kung wala kang kinikita ngayon, paano mo yun madagdagan yung iyong kita. Paano mawala yung utang mo, yan po. Lahat po yan ay matututunan po natin kapag nandun na tayo sa masterclass. Okay, so preferred membership benefit. So ito po yung card na ito, ito po yung magiging access natin para lahat ng benepisyo ng IMG ay ma-avail natin. Okay, so number one, ang top membership benefit ay free financial seminar, financial workshop, and exclusive financial books. So kanina, pinakita ko yung dalawang libro na yan. So once na nag-join po kayo sa IMG, magkakaroon po kayo ng libro na yan. Okay? So sabi nga, financial ignorance can make you poor. So kung hindi ka talaga matuto, talagang hanggang dyan ka na lang. Wala talagang i-upgrade yung iyong financial future. Pero kung matuto ka at willing kang matuto, so congratulations kasi may mararating ang iyong future. So number two is free financial check-up. So kung ang katawan natin ay chine-check-up, mainam na ipa-check-up din natin yung ating bulsa. Baka mamaya, cancerous na yung ating bulsa. Baka stage 4 na, di ba? So kaya dapat ngayon pa lang, alam natin paano natin ma-check up yung ating mga bulsa at kung sino ang dapat nating lapitan, yun po yung mga financial consultant na nandito sa IMG. Matutulungan po nila tayo. So number three is AFP and RFP. So ibig sabihin po yan, halimbawa kung kayo ay IMG member, meron na po kayong meron po kayo, magkakaroon po kayo kung gusto niyo pong mag-exam ng magkaroon ng what you call this, yung certificate para maging certified financial planner tayo. So pwede po kayong mag-enroll sa murang enrollment fee lang. Kapag nasa Pilipinas ka, 1,500, pero ang regular price po niyan pag non IMG member, 5,000. Pero dito po sa abroad, ang mahal, 16,000 pag non-IMG member ka. Pero kapag ka member ka ni IMG, 2,500 lang. Okay, so ang isang napakaganda nito, yung free personal accident insurance. So ito po ay klase ng insurance na kung saan once na naging active yung iyong membership, magkakaroon ka kaagad-agad na 100,000 free accidental insurance, di ba? So napakaganda, magkano lang po yung ating membership, one time lifetime 5,500, pero ma-avail na natin ang 100,000 accidental insurance, di ba? Napakaganda. Diyan pa lang panalo na po tayo. So next is the Fidelity Life. So once po na nag-member tayo ng IMG, pwede po tayong mag-enroll na sa Fidelity Life o mag-register, ma-avail po natin ang 50,000. So 500 pesos lang po, one time lang po natin siyang i-re-register. So avail na po natin ang 50,000. So ito po ay kapareho po siya ng St. Peter, di ba?
Sa St. Peter, monthly tayo magbabayad. Pero dito, once IMG member ka, one time ka lang magbabayad ng 500 pesos, then 50,000 na yung ma-avail mo. So, napakaganda, di ba? So, IMG Vision Care. So, isa pang ma-avail mo sa IMG. So, libre po yung pagpapacheck up ng mata. At the same time, meron kang 2 pairs yearly na Kaiser frames, di ba? So, kahit na siguro kung anong kulay ng damit mo, yun rin ang kulay ng salamin mo, di ba? Kapag meron kang yearly na 2 pairs, di ba? So, napakaganda niya. So, another one is the free unlimited consultation. Once IMG member ka, yung consultation mo is free. Unlimited po yan. Kahit linggo-linggo ka magpa-check up, walang problema. Libre po siya sa Kaiser once na IMG member ka, di ba? Ang mahal ng pa-check up sa labas, nasa 500 to 1,000 pesos yung pa-check up. But, once IMG member ka, dahil beneficyo mo siya, libre, di ba? At ang maganda doon, kasama mo ang family mo na magpapa-check up. Yung family mo, hindi member, pero makaka-avail siya ng 20% discount, di ba? Yung immediate family mo pag nagpa-check up din siya. So, saan ka pa, di ba? Sobrang dami-dami na beneficyo dito sa IMG. So, number 8 is the healthcare product and services. So, meron tayong long-term, yung sinabi ko kanina, na long-term care. So, short-term and senior care. Okay, and number 9 is the life insurance to IMG member. So, yung most 18 natin, multiple option super term. So, ito po ay klase ng insurance, life insurance, which is pwede po natin gamitin. Meron po kasi siyang kasama na personal deposit fund na kung saan pwede po natin siyang gamitin as emergency fund or ating educational fund ng ating mga anak. Diba? Sobrang ganda. So, number 10 is free investment seminar. Mutual fund at zero entry fee. So, zero entry fee. Diba? So, once IMG member ka, mag-invest ka sa kahit na anong investment dito sa Atram, sa Philequity, sa FAMI, sa Sun Life, sa Film Asset Management, sa Soldivo. So, alin man dyan ang gusto mong pag-investan, zero load po tayo. Ibig sabihin, magkano yung pera mong i-invest, buo mo po siyang makukuha o mabibili ng shares. So, wala po siyang charges, di ba? So, at ang maganda doon, yung number 11, once IMG member ka, automatic investor na po tayo na may laman ng 1,000 pesos. So, di ba? Napakaganda. Automatic investor ka na. Ibig sabihin, shareholder ka na din, di ba? So, and number 12, access to stock online trading platform. So, ibig sabihin, kung meron tayong indirect, which is the mutual fund, meron din tayong direct trading. So, ito po yung sinasabi nila na kung saan ikaw mismo yung bibili ng iyong shares, ikaw din yung magbebenta ng iyong shares, di ba? So, kaya dapat eksperto ka rin dito. Pero kung beginners ka at hindi mo alam kung paano magbasa ng, mag-predict ng iyong mga tatamaan na iyong halimbawa bibili ka ng shares tapos hindi mo naman alam kung kailan tataas, kung kailan bababa, basta lang pinredict mo na ganito, talo ka na kung hindi ka marunong. So dapat aware ka. So kaya hindi po natin ito nire-recommend doon sa mga beginners. Okay? So number 13 is access to ozone therapy. So kung ikaw ay gusto magpabata, gustong magpaganda, di ba? So, bilang IMG member, meron po tayong discount. At the same time, kung ikaw ay hindi naman ikaw yung magpapa-ozone therapy at meron kang kaibigan, so ikaw po yung may magkakaroon ng referral income, di ba? Napakaraming opportunity ang ino-offer ni IMG sa atin para magkaroon tayo ng another source of income. So, IMG Dominate Tool, digital marketing tool. So, dito po, meron po tayong mga coaches na magtuturo sa atin kung paano tayo magkaroon ng business through online, di ba? So, ayan. So, have money on your non-life insurances. So, dito sa non-life, halimbawa kung ikaw ay may sariling sasakyan, may bahay ka na naka-insured sa insurance, meron kang mga business na naka-insured,
So, once IMG member ka, discounted ka yearly kung ikaw ay nagre-renew ng inyong non-life insurance. So, di ba napakaganda nun? Lifetime yung iyong discount kapag ikaw ay nag-IMG or member ka ni IMG. So, another is members discount from real estate companies. So, partner po natin o product provider po natin ang SMDC, Ayala Land, DMCI. So, gaano sila kalalaki na nagtiwala sa IMG, di ba? So, once na tayo mismo ay bumili ng isang produkto o isang condominium o isang properties dito sa product provider na ito, tayo po ay makaka-discount as IMG member. But, kung hindi naman po tayo yung bibili at meron tayong mga kaibigan o kakilala, pwede po nating i-refer kung alin man pong product provider ang gusto nila. So, ang gagawin natin, kunin natin yung kanilang info, tapos isesend po natin ito doon sa representative ng bawat product provider kung saan sila bibili. So, after po na madil no yun, kasi sila po yung makipag-negotiate, so wala ka pong ibang gagawin kundi yun lang, yung information lang nila. Then, pag na-deal po yun, kayo po yung magkakaroon ng commission. Di po ba? Napakasarap. So, special discount on memorial lots and interment packages. So, sa heaven of infinity. So, napakaganda po nito na investment natin kasi yung appraisal po ng lupa is tumataas. Kaya, dapat meron din po tayong mga investment na ganito. Okay? So, hindi po ibig sabihin na kapag bumili ka ng memorial lot na ito, ay doon din po tayo ililibing. Okay? So, hindi po ganon. So, kung gusto nyo po na magkaroon ng isang investment na katulad nito, pwede po tayo dahil discounted po tayo sa pagbili ng memorial lots na ito. Okay? So, discount on special courses. So, yung 18, 19, 20, and 21, yan po yung sinabi ko kanina na mga coaches natin sa online or sa Dominate tool. Okay? So, sila po yung mga coaches natin online. Okay? So, sila po yung magtuturo. So, kung gusto po natin magsulat ng libro, nandyan din po magtuturo sa atin. Okay? So, Everest. Yung Everest po, yan po yung partner po ng ating Fidelity Life. Diba? Yung Fidelity Life kanina, yun po yung pinaka-micro-insurance natin. Yun naman Everest, kung meron tayong tinatawag na wedding planner, pag tayo ay kinasal, si Everest naman po, siya po yung funeral planner natin. Kumbaga, siya po yung magsiservice sa atin. Diba? So, yun po. At kapag hindi po tayo yung nawala, pwede rin po natin ipagamit yung service ni Everest doon sa mga immediate family natin na mawawala at makaka-avail po sila ng discount. Diba? So malaking tulong din po yun sa ating immediate family. Okay, so another one is the APS. Yun po yung asset preservation. So, kung halimbawa po ay gusto nyong magtayo ng sarili nyong corporation, so, pwede po tutulungan po tayo ni IMG. Okay? So, instead na magbabayad ka ng 100,000 na pagpo-process ng iyong sariling corporation sa labas, dito po kay IMG, once IMG member ka, sa lahat po ng gagawin nila, 18,000 pesos lang ang iyong gagastusin. Ang partner po natin dyan ay ang IMAX. So, number 24 is IMG Auto Program. Ikaw ba ay naghahangad na bumili ng sasakyan? So, kung bibili ka ng sasakyan, mag-IMG member ka at big discounts yung iyong maa-avail. Diba? Sobrang dami ng ino-offer ni IMG and reward in the financial industry. O na business. So, lahat po ng ino-offer ni IMG ay sarili mong business kapag ikaw ay nag-join. Become a financial educator katulad namin ngayon, katulad ko ngayon, nag-e-educate ako. At the same time, na-educate ko yung sarili ko at yung family ko kung paano yung tamang pag-iipon, di ba? On your time, di ba? So, sarili mo yung oras mo. Online system, help families to achieve the income you want. So, nakakatulong ka sa ibang pamilya dahil natuturuan mo sila, na-educate mo sila, and then, pwede mong kitain yung
income na gusto mo dito sa IMG depende sa iyo. So become debt free. Okay, so yun po yung napakaraming bagay na pwede mong, ang napakaganda dito yung become debt free, di ba? Yung mawala talaga yung utang mo. So napakarami ng OFW na natulungan, na nag-forgood na sa Pilipinas, naging CEO na sila, nasa Pilipinas na sila, nag-e-enjoy at totally debt free. So yun yung ine-enjoy nila, na napakaganda pong nagawa ng IMG sa buhay nila, at isa na po ako doon. Okay? So travel the world. Yan. So meron po tayong travel the world. Depende po sa inyo kung mako-qualify po kayo. So depende po yun sa qualification. Pag kayo po ay na-qualify, then free trip po sa London. Yung next free trip natin sa London, di ba? So kung natuwa si IMG sa iyo dahil meron kang ginawang kamangha-mangha, di ba? So yun. So may free trips ka, pero kung wala, better luck next time, di ba? So yun yung maganda doon. So world class recognition. Ang maganda dito sa IMG, bawat achievement na nagagawa mo, meron po siyang recognition, di ba? So depende rin po kung anong klaseng recognition o klaseng achievement yung iyong naabot. So okay, so meron tayong millionaire's ring, meron tayong pins for MDs and SMDs, and meron po tayong watts for SMDs and free car. Ito po, kung na-qualify po tayo, yan, meron po tayong free car, as in free. Free lahat. Hindi katulad ng ibang company na sinasabi nilang free pero yung down payment lang pala ang free. Yung mga susunod na babayarin, eh ikaw na yung magbabayad. So dito po sa IMG, totally free. Okay, so free HMO coverage for MDs, SMDs, executives. So meron ka ng, katulad ko, meron na po akong Kaiser. Okay? So once po na na-avail ko or na-qualify po ako dito sa HMO na free ni IMG, so libre na po yung pagpapagamot ko. Hindi ko na magagamit yung aking Kaiser. So good for me, kasi yung Kaiser ko, pag hindi ko siya nagamit, lumalaki yung kikitain niya kasi hindi ko siya ginagamit. Diba? So hindi masarap magkasakit, pero kung libre, 'di ba? Pwede na rin sigurong matulog sa hospital, 'di ba? So malaking bagay na tulong sa atin. Yes, 'yan. So exclusive membership benefits, ang bagong partner natin yung Palawan Express. So yung Palawan po ay meron po silang special rates para sa atin mga IMG member, 'di ba? So yan ang napakagandang mga benepisyo ng IMG. Okay, so talagang bahang-baha sa benefits. Okay, so sulit ba yung 5,500 na meron ka? Sulit na sulit, di po ba? Ayan, travel the world, participate and qualify for our dream trips around the world every year. Yan, so we've brought thousands of people around the world. Paris, Italy, Spain, Japan, Malaysia, Thailand, Singapore, Dubai, Abu Dhabi, Hong Kong, Macau, Vietnam, China, South Korea, and many more exciting destinations. Happy travels, happy family. Yun po yung masarap na nagta-travel na tayo, natututo tayo, kasi ang maganda doon, nami-meet natin yung mga big builders, talagang mga successful na tao na katulad nila, Boss Rex Mendoza, Brother Bo Sanchez, di ba? So napaka laking karangalan na ma-meet natin sila, makamayan nila, natin sila, marinig natin sila na nag-speech na personally, di ba? So napaka laking bagay sa atin na maging inspiration sila sa ating buhay. Okay, so access to major providers. Once po na kayo ay nag-member ngayon at naging active yung iyong mga yung iyong member. So, lahat po ng nakikita niyong kumpanya dito sa screen, yan po ay magkakaroon kayo ng direct access from healthcare, life insurance, investment, real estate, general insurance, allied services. Lahat po ng nakikita niyong yan, at kapag in-apply niyo po siya at naging partner po kayo ni IMG, lahat po yan ay business ninyo. Magkano lang po ba ang kuhunan niyo nung nag-member kayo?
5,500, pero lahat po ng bigating kumpanya ay own a business nyo na. Kumbaga, business nyo na rin po siya. Diba? So, yan po yung napakaganda dito sa IMG. Okay, so making a difference, join our cause to fight debt, financial insecurity, and financial illiteracy. Our mission, help create wealth for families. No family left behind. Our mission, our vision, to create the new industry where everyone is able to earn the what the wealthy are earning, bringing the secret of the wealthy to all. So, di ba yan po yung mission and vision ni IMG? Talagang mahal na mahal tayo. Mahal na mahal ni IMG ang buong Pilipino, di ba? Kasi ayaw niyang maiwanan tayo. Gusto niya tayong lahat ay maging financially independent. Kung lahat kasi tayo, naniniwala po ang IMG na kung lahat tayo ay maging investor at shareholder, wala na pong OFW. Yun po yung malaking bagay na pwedeng makatulong sa atin, di ba? So, yun po. Okay, so doon po sa ating mga new attendee ngayon. So, congratulations. At kapag kung ano po yung inyong naintindihan, ano po yung inyong pinaka nagustuhan sa aking kinakil, i-check nyo lang po dito sa ating membership benefit checklist. At yun po yung pag-uusapan ninyo ng taong nag-invite sa inyo. Okay? Yes, and dyan na po nagtatapos yung ating presentation. Thank you so much sa inyong time. And by the way, ako po ulit si Judy Cheng from Hong Kong. Okay, back to you, Ma'am Jeannie.